Okay, mga kaibigan, kasi ho, itong droga-droga na ito, dapat ma-question dito ito si La Aquino eh. Alam niyo kung bakit? May mga ano ho, kaso, nahuli ng PIDEA. Di ba? Pero hindi na natin alam kung ano na nangyari. Halimbawa, itong kaso nung dating artista na drug addict, mga kaibigan. Ano na nangyari dito sa kaso ni Kogi Domingo? Natatandaan ninyo si Kogi Domingo. Iyan po ay naaresto for possession of illegal drugs sa Paranaque. Mga kaibigan, ano ito? Bypass operation ito ng PIDEA, kung di ako nagkakamali, noong 2017. Si Presidente Duterte na Presidente, si Aaron Aquino na PIDEA noon eh. Mga kaibigan, pero ang nakapagtataka, nakalaya itong si Kogi Domingo. Nung ma-aresto ito, kasama niya yung ano niya eh, girlfriend niya eh, sa bypass operation. May mga nahuli sa kanila, sa kanyang possession, sa kanilang sasakyan, mga kaibigan. Nahulihan sila ng droga at ng mga paraphernalia, drug paraphernalia. At dyan, sa pagkakaalam natin, nakasuhan sila ng dalawang criminal cases sa Paranaque Regional Trial Court sa sala ni bumagsak ito sa sala ni Judge Brigido Artemon Luna. Ang case number niya ni 2017-1735 at 2017-1736, mga kaibigan. Kilala niyo ba si Kogi Domingo? Yung tatay niyan eh, ito ha, tinan ninyo. Yung tatay niyan, yung pasulat-sulat pa ng kolum to eh, sa Inquirer eh, di ba? Di ba nagpapanggap na human rights lawyer yun sa Amerika? Mga kaibigan, yan yung sinasabi natin katangahan itong mga tao eh. Maraming tanga rito eh. Ito yung nag-claim dun sa ano eh, sa in-award na pera para sa di umano mga human rights victims. Ang suspecha, falsifikado lahat yung kwan eh. Yung mga ginamit na tao nitong si Domingo na isinumiti sa husgado. Ito namang husgado rin sa Amerika, nag-rule in favor sa mga nag-petition na human rights kuno, human rights victims kuno, na nire-represent nitong si Attorney Domingo, Rod Domingo, mga kaibigan. Ngayon, dinanalo sila sa kaso. Ito ay nung May, ano lang ito, May 2019, ngayon taon. Mga kaibigan, alam ninyo, yung inaward na pera, ang laki nun eh, dollar. Million dollars, mga kaibigan. Ito saan ba yung ano na yun? Hanapin ko sandali. Yung balita tungkol dun, mga kaibigan. Hindi. Dito na muna tayo. Ang ina-award na pera na mapupunta sa mga human rights victims, $1,500. Iguala, 10 million dollars kung di ako nagkakamali. At meron pang mga kasunod na ia-award sa kanila bilang lawyer. Kasama niya yung si ano Swift, di ba? Yung abogadong Amerikano. Tsaka ito si Rod Domingo. Akalain ninyo,
doon sa 10 million, eh mas malaki pa yung makukuha ng mga abogado, kasama yan Domingo na yan, kaysa doon sa mapupunta sa mga biktima. Yung mga biktima, kung ilan yung isinumiti nilang pangalan, puro falsifikado pala yun, hindi naman talaga mga human rights victim yun eh. Gumawa lang ng mga listahan yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ngayon, pinalilitaw nila, taga Mindanao daw yun. Isipin mo. Bakit? Para hindi ma-verifika. Di ba? Yung mga tao. Oh. Magkano mapupunta sa kanila? Mas malaking porsyento nung perang ipina-award, pera ng mga Marcos, ipinapa-award dito kay ano, kay Domingo tsaka yung mga kasama niyang abogado, mas malaki pa kaysa dun sa inaprobahan ng korte na $1,500 bawat isang kuning-kuning eh mga ano, mga human rights victims daw, mga kaibigan. Sipin yung malaking kagaguhan yan. Yan yung gustong-gusto ng mga anti-Marcos eh. Di ba? Mga kaibigan. Eh samantalang ang makikinabang, mga abogado, 6 na milyon yata mapupunta sa kanila eh. Paghahatian ng mga abogado. Ngayon, komo falsipikado yung mga pangalan doon, na isinumiti nila sa husgadong di umano, kunya-kunyari ang mga human rights victims, syempre, magpapabricate na sila ng mga tao. Baka pati yung mapupunta ron, sila pa rin ang makakuha. Kundi mga dahil sira ulo rito. Anyway, ang tanongin natin, Pidea, kumusta na yung kaso ni Kogi Domingo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hot news that the public should know. Whatever happened to the case of actor Kogi Domingo? He was arrested for possession of illegal drugs, but he's still running around free. There are 2 criminal cases filed against him in Parañaque RTC under Judge Brigido Artemon Luna with case number 2017-1735 and 2017-1736. He is the son of the notorious human rights lawyer Rod Domingo, who allegedly filed false claims for non-existing human rights victims. That's hot news, brought to you by DZRJ 810 AM Radio Bandido. Oh, napakinggan ninyo ha. Sa ibang araw, pag-uusapan natin yan, marami yan eh. Mahaba yan eh. Katunayan yan, itong si Kogi Domingo, 2017 ito eh. Nahuli yan, na-aresto sila. 3 pala sila no, nung ma-aresto yan. May 2 pa siyang kasamahan. Yung isa nga, yung babae, mga kaibigan. Sa Parañaque po nangyari ito. O ngayon, ayon yung sa Pidea, nahulihan sila ng mga kwan, ng mga shabu at saka mga parapernalya. Yung target ng operation at that time ng Pidea, yung kasama ni Kogi Domingo eh, na babae, ah, nagkataon na bumibili rin ng shabu. Ah, nagkataon daw na bumibili pala ng shabu itong si Domingo. Ha? Doon sa mga nagpanggap na buyer din, di ba? Na mga operatiba. Oh, pero, mga kaibigan, nakasuhan sila eh. At saka, ano naman eh, alam naman sa industriya na matagal nang nalulong sa bisyo yan eh. Yan si Kogi Domingo na yan eh. Ang problema,
Ano nangyari sa kaso nito? Mga kaibigan, ang daming ganyang kaso, lalo na pagka mga kilalang tao, ang tatay, abogado, mga kaibigan, parang bakit itong mga ito malayang nakakagala-gala sapagkat iba ang merong compartmentalized justice kung tawagin yung double standard. Yan ang sinasabi natin kung bakit yung tukhang masama naging connotation kahit ano pang ganda ng intention nababoy hindi ba ninyo matatanggap na nababoy yung operation ng presidente sa kampanya laban sa droga kaya nga siya nagpasya di ba na ipaubaya kay Lenny Robredo para makita natin kung ano ang magiging resulta ng kampanya sa illegal drugs kung si Lenny Robredo hahawak. And by the way, ang nag-appoint, presidente, hindi ako. Ha? Ngayon, mga kaibigan, ano nangyari dun sa dating operasyon? Ang PNP chief, panahon ni Bato yan, ha? Mahuli ang Cogo Domingo na yan. Pagkatapos, yung pagkakatalaga kay Albayalde, sangkot pala sila sa Ninja Cups. Mga kaibigan. Anong tawag mo rin? Hindi ba isang malaking kalukuhan? Yun nangyari? Sipin mo, nandaming na-compromise na buhay dyan. Ano tingin nyo sa buhay ng ibang tao? Ha? Baliwala? Masabi lang na tama sinasabi ninyo Di ba? Yun ang ibig sabihin itong mga taong ito Takot na takot silang harapin na may mga pagkakataon sa buhay ng tao, nagkakamali ka. Mga kaibigan, ganun talaga ang buhay. Hindi perpekto ang buhay sa mundo. Ang perpekto lang sa mundo, si Ma'am Perpekto. Yung kapitbahay namin. Di ba? Pero wala, ang mundo talaga ganun. Di ba?